Ito po ang Barangay Road, mga kaprops. Basa po ang kalsada kasi medyo maulan po ngayon. Ang property na i-offer ko ngayon sa inyo ay katabing-katabi lang po ng Barangay Road. Ang sukat po nito ay 645 square meters. Ito po ang pinaka-frontage, mga kaprops, ng property. Meron na ditong access ng kuryente at saka may access na rin po ng tubig. Kung sakaling kayo ang makabili nito, magpapalinya na lamang po kayo, mga kaprops. Meron po itong banlat ng baboy sa likuran ng property, mga kaprops. Dito po yung pinakaharapan. May mga katabi na rin kayo dito ng mga bahayan, mga kaprops. Mayroon din kayong kaharap ng mga bahayan at malapit lang po ito sa barangay hall. Halos ka tapat lang po ang barangay hall nito, mga kaprops, sa property. Okay? Tara, mga kaprops, pasok po tayo doon sa property. Pansamantala po, dito po tayo dadaan sa may tabing bahay. Habang kayo po ay nagpapahinga at nagre-relax sa inyong bahay, manood lang po kayo, mga kaprops. At kung sakaling magustuhan nyo ang property na ito, pwede nyo kaming kontakin sa mga number na nandyan po sa inyong mga screen. Okay, dito po muna tayo dadaan ngayon. Kasi nakabakod na po yung pinakaharapan ng property. Kung sakaling kayo po ang makabili, papalagyan nyo na lang po ng gate. Bali, titibagin nyo na lang po yung bakod po na hasimento, mga kaprops. Ito na po ang property, mga kaprops. Ayan, may mga tanim din po ito na mahogani sa bandang harapan. Ito. Ayan. Pantay na pantay ang lupa nito, mga kaprops. Tapos ang korte ng lupa ay rectangle. Ito ang bandang harapan, yan. Tapos ito naman pong may bakod na yero sa bandang gilid, ito ang boundary. May katabi po kayong bahay dito. Ayan, mga kaprops, bagong bili lang din po yan. Bagong benta lang yan, mga kaprops. Sa bandang kabila din po, may katabi din kayo na bahay. Yan, bahay naman po. Okay, punta tayo sa bandang likuran para makita nyo po ang sinasabi ko na may banlat. Bali, parang anim na kulungan siya, mga kaprops, ng baboy. Kung sakaling mag-aalaga kayo ng baboy na ganun lang kaunti, anim na piraso, pwedeng-pwede po dito, mga kaprops. Kasi mayroon din naman tong puso negro para sa mga tumi ng baboy. Kaya napakaganda nito. Ang presyo pa na nito ay nandyan po sa description box at sa title nitong video. Ang dokumento nito, mga kaprops, sa ngayon ay tax deck, pero nakaprocess na ito para sa title, mga kaprops. Ayan, napakarami din pong mahogani sa bandang likuran, oh. Sa ngayon may mga inaalagaan nitong mga manok, mga kaprops, sa loob ng property. Yan, ang daming mga puno ng mahogani dito, mga kaprops, oh. Ito may linya na ng kuryente. Ayan ang linya ng kuryente. Para po sa mga inaalagaang mga manok. Kasi yung nandito ngayon, mga kaprops, yung katabi, yung may-ari ay may alagang mga manok. Kaya nilagyan na rin niya ng mga linya ng kuryente para dito. Tapos ito na pong pinakalikod. Ayan ang banlat. Kaso nga lang po, sira na yung bubong ng banlat. Kaya ipapa-repair nyo na lang po. Bubong lang naman po yung nasira. Hindi na nga po naasikaso kasi gusto nang ibenta.
Kaya di na rin inisikaso ng may-ari mga kapraps. Di na rin sa kasi sila nag-alaga ng baboy. Yan, anim po yan. Anim na pinto po yan mga kapraps. Yung dalawa nandoon. Ayan, dalawa. Dalawang pinto. Tapos ito, pangatlo. Ayan, pang-apat. Lima, tapos anim. Anim na pinto ang banlat nila dito mga kapraps. Kaya kung sakaling kayo po ay naghahanap ng property na pwede kayong magtayo ng bahay at saka at the same time po mag-alaga kayo ng baboy, ito mga kapraps, perfect po ito. Kasi may banlat na po siya at saka may ano na rin siya, puso negro para sa dumi ng baboy. Ang property na ito. Ulitin ko lang po, ang property na ito mga kapraps ay may sukat na 645 square meters at matatagpuan po natin sa Nagcarlan, Laguna. Ang dokumento po nito ay tax deck pero nakaprocess na ito para sa title. Tabing-tabi ng Barangay Road. Pantay na pantay ang lupa. May mga tanim po na mahugani sa harap at likod. Kaya mga kapraps, kung ganitong property ang hinahanap ninyo, ano pang hinihintay ninyo? Kontakin nyo na po kami. Magandang araw po mga kapraps. Welcome back sa Badshot Properties Channel. Ako po si Bads, ang inyong makakasama para sa ating virtual viewing. Para sa mga bago pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na available. Tara na po! Okay, nalibot na natin ang property. Balik na tayo dito sa bandang unahan. Tapos ituturo ko sa inyong mga kapraps kung saan kayo pwedeng magpalagay ng inyong magiging sariling gate. Yan po ang bandang gilid ng property. Boundary po, yung pinakita ko sa inyo kanina na may yero. So may bagong tayong bahay po yan. Kapitbahay nyo po yan mga kapraps. Tapos ito naman po, dito kayo pwedeng magpalagay ng inyong sariling gate sa harapan. Tapos kayang-kaya na ninyong ipasok inyong sasakyan dito sa loob. Ayan lang po ang kalsada mga kapraps. Dito, magpatibag lang kayo dito para may sarili na kayong gate. Okay po. So sana nagustuhan nyo ang property na in-offer ko sa inyo ngayon. Para po sa bago pa lang sa akin channel at napadaan lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na i-offer po namin. Maraming salamat po. Palagi po tayong mag-iingat. At God bless po sa ating lahat mga kapraps.